ipa-expedite na itong bridge na ito. Sir, wait lang po. Sorry, I need to talk to Mr. Elisaite. Sir, wait lang po. So, hindi nga po pwede. Precious. Ano kailangan? Alam ko, naging malaking kasalanan ng daddy ko. Pero nakikiusap ako, Mr. Elizalde, huwag niyong idadamay ang mami ko. Wala siyang kinalaman dito. Gusto ko nang ipaalam sa ama mo na hindi ko nagustuhan yung ginawa niya. Huwag kayong mag-alala, Mr. Elizalde. Lahat ng kinuha ng daddy ko sa inyo, ibabalik ko. Bawat piso, ibabalik ko sa inyo. Patahimikin niyo lang pamilya ko. Ethan Castillo, sigurado ka? Kaya mo? Kakayanin ko. Huwag kang mangako kung hindi mo kaya. Walang nanloloko kay Lucas Elizalde. And gets away with it. Prove to me that you're not your father's son. Now get out of my office! Hi, Miss Margot. Dumating na po yung order niyo last week pa. Sige. Magsusukat ako. Celine, mamili ka lang, ha? Teka lang po. Ay, ang kinang, ang ganda. 7,000? Naku, di ako bibili nyo, no? Check. Yes? You need help? Naku, hindi. Hindi ako bibili dito. Mahal. Lalo na yan, no? Pang tuition ko na yan, eh. Halata naman, eh. Na hindi mo afford yung mga tinda namin dito. Teka, ha? Sino ka ba? I'm Fiona Ortega. And we own this place. Ah, kaya ka pala ganyan magsalita. Dahil I own this place. Kung makapagsalita kasi, kala mo, I own the world. Alam mo, kung may pera ako, hindi lang ako bibili dito. Hindi ako bibili na may mga pangalan-pangalan lang. At kung ganyan din lang ang service mo sa akin, eh hindi ko sasayangin ang pera ko dito sa tindahang to, no? Well, I'm sorry kung hindi mo pa napag-iipunan ng class. Bawal kasi gusgusin dito, eh. Hi, Fiona! Oh, hi! Hi, Margo. Alam mo ba, marami kaming bagong labas dito. Nakapili ka na ba? Naku, oo. Napadami nga, eh. Bibigyan kita ng discount. Magkano ba lahat ng nakuha mo? Mga 80,000 pesos. Okay, sige. Papaasikaso ko na agad siya. No need. Bakit? Hindi ko nakukunin. Bakit? Kasi sabi nga ng friend ko, bakit ko nga naman gagamitin ang pera ko sa bad service? I think tama siya. Ito na lahat ang damit niyo. Oops, sorry. We need to go. Bye. Tara na, Celine. Ma'am Fiona, sayang. Hindi, teka. Umuwi na tayo. Ha? Hindi pa tayo uuwi dahil hindi pa tayo tapos. Margo, nakakahiya na kasi ito na. Ano ka ba, Celine? Hi, kamusta? Pwede bang pakilabas lahat ng new arrivals niyo tapos susukatin ang kaibigan? Sige po, Miss Margo. Dito po. Thank you. Oh, Celine to, maganda sa'yo. Ay, nakakamali. Magkano ba ito? Ito, maganda rin. Ay, hindi ito. Ano ka ba? Kunin mo. Miss, pakikuha nga yun. Tapos size, small. Ito. Daddy, nasa factory po.
Maganda kasi talaga eh. Ang ganda-ganda dito, no? Grabe. Ito yung pinagkakaabalahan ni Daddy. Si Daddy galing sa pamilya ng mga sapatero. Yung lolo ko sapatero. Yung lolo ko din sapatero. Hindi nga lang ganito. Pero, grabe Margo, ang ganda-ganda. Nakakaingit yung buhay mo, no? Nakakaingit. Kahit na meron kang stricto na mami. Ay, oo naman. Kapag ako, handa akong tanggapin lahat yun. Handa akong magpakulong. Basta, magkaroon lang ako ng gantong klaseng buhay. Maganda, maginhawa, mabango. Handa akong magtiis. Huwag mo na, may surprise ako sa'yo. Ay. Celine. Ito yung dream shoes mo, di ba? Kaya? Oh. Ay, hindi, Margo. Masyado ka ng maraming binigay sa akin. Okay na sa akin to. Ang dami na kaya nito. Celine, kami ang may-ari nito. Hindi kawalan ang isang pares ng sapatos sa amin. So, sige na. Roxanne, ano size mo? Six. Size six. Size six na po yan. Ah, good. Kunin mo na yung pares. Margo. Yung mas mura na lang. Ang mahal kasi nito, may diamante. Iba na lang. Oh, gusto mo ako pa magsukat niyan sa'yo? Ay, susukat ko lang to, ha. Ganda naman ito. Bagay sa pa ako.